So what is up guys, welcome back to another episode of Post Aquatics. And ngayong umaga, gagawa tayo ng fish pan, 3 layer fish pan. And gagamitan lang natin ng isang sub pump. So medyo exciting tong project natin dahil transfer natin yung mga isda natin from other sa ating trap pan papunta dito sa bago natin gagawing pan. Dahil medyo hindi na maganda yung condition ng ating trap pan, so itatransfer na natin sila. So samahan nyo kami, kasama ko yung kapatid ko na gagawa nito. And tara! So ito na yung setup natin guys. Dito sa ilalim, ito yung pinaka main pan. Diyan natin ilalagay yung ating sub pump. Tapos maglalagay tayo dito ng isang filter. Pagkatapos nun, pupunta yung tubig dito sa ating ref tub. At the same time, pag napuno yan, magdadrop naman siya dito sa ating isa pang trap pan. And cycle naman, may tubo naman tayo dyan lalabas. Papunta naman dito pabalik sa ating main pan. So electricity saver tayo guys kasi nagtitipid tayo dahil malaki na yung bayarin sa kuryente namin. So magtitipid muna tayo. So 3 in 1 gagamitin natin. So samahan nyo kami and gawin na natin to. Medyo natapos na namin yung main pan dahil kagabi pa lang ginawa na namin to. Naglagay lang kami ng ilaw dyan para makapagtrabaho kami kahit gabi. Yun. And okay na naman tong ref tub. Lalagyan na lang namin ng pandikit yan para maging stable, para hindi na mahulog. And ito yung isang pan. Nakaready na naman yung trapal dito. Ididikit na lang namin. Yung problema na lang natin is yung ating filtration system. Maghahanap pa kami kung anong gagamitin namin filter. So una natin gagawin is tatapusin muna natin tong isang trap pan. Let's go. So ilalagay na namin tong trapal dito sa aming pan. So ito yung magiging pump na ito yung magiging filter natin guys. So maglalagay tayo dito ng pump and then up dito maglalagay tayo ng hose tubo dyan and then pag napuno yan pupunta tayo dito and meron yung tubo dito just sa filtration and maglalagay pa tayo dito ng outlet para sa ating pan dito na ilalagay. So exciting. Tara. And ito yung gagamitin nating pump. Meron tayo dito A4000 Aqua Speed yan. Sana naman gumana ka. Update natin guys. Yon. Lalagyan na natin ng filter mixture yung ating filtration. So, kung ibigay itong dalawang balde, and ready na natin ito. Dahil meron dito tayo nakaprepare ng mga ganito. So, gawin na natin.
yan. Medyo mabigat. So tapos na nating ilagay yung ating submersible pump sa ating filter. Oh, ngayon, ito na yung pinakamahirap na part sa lahat. Kukuha na kami ng tubig and pupunuin muna namin 'to hanggang mapuno yung dalawa. So tara na! Hakot-hakot tubig. Empty pa siya guys, so pupunuin muna natin dito. So yun nga guys, no? Inaantay na natin mapuno yan and ito-travel na yung tubig dito. So pag napuno ito, bawahin na ang tubig sa ating main pan. So medyo may tuloy yung ating filtration dahil sira na yung ating balde, pero for the meantime, yan na muna ang gagamitin natin dahil hindi pa tayo nakapaghanap ng bagong balde. So before that, natin i-end tong video na to, nag-conclude ako na medyo successful naman yung ating project na tatlong pan sa isang sub pump. So space saver at the same time makakatipid ka talaga sa kuryente. So gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga tao sumusuporta sa ating YouTube channel. If hindi ka pa nakapasubscribe, isubscribe mo na yan, ilike, hit notification bell for more upcoming videos. So yun lamang po, maraming maraming salamat. God bless and more powers!